Hello guys, in today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-check ng kapasitor. Ano nga ba ang kapasitor guys? Ang kapasitor guys ay nag-i-store at saka nag-discharge ng electrical charges. Parang nag-aakito na parang battery sa isang circuit. May dalawang klase ng kapasitor guys. Yun yung polarized capacitor at saka non-polarized capacitor. Example ng polarized capacitor guys ay yung electrolytic. Ito guys yung mga electrolytic. Yung may positive, may negative. Example naman ng non-polarized guys, yung mica. Yung ganito guys. Yung mga ceramic. Yan, mylar. At saka yung mga tantalum. So ang unit na ginagamit sa capacitor guys ay farad. Ayan. Ang farad guys ay masyadong mataas o kaya malaking value noon. Kaya ang ginagamit dito sa mga kapasitor nito ay kung hindi microfarad, nano o kaya picofarad. Kapag mga ganito guys, mabababa na to. Picofarad yung mga ginagamit dito. Kung walang nakasulat na microfarad, ibig sabihin yun guys, picofarad yung ginagamit dito. So mababa. So guys, example nito ay nakasulat dito na 22 microfarad. Hindi nyo masyadong makita guys kasi maliliit yung sulat. Pero dito 22 microfarad. Ito naman guys ay 104. So ibig sabihin ano lang ito 100 picofarad ito. So paano nga ba mag-check guys ng value nito? Let's say ito. Ito, nakasulat dito guys na 474K. Yung K guys na letter, yun yung tolerance value. Kung 1% o kaya 10%, mga ganun guys. Tingnan nyo na lang sa internet kung ano yung mga value ng kapasitor. So paano nga ba mag-check guys? Halimbawa, ito nga 474. Yung first 2 digit nya guys, 47. Tapos yung 4 na sa dulo guys, ibig sabihin yun, 4 na 0 ang idudugtong mo dun sa 47. So ito, magiging 470. Ayan. Ito naman sa ceramic guys, ganun din. 472, ibig sabihin 47 tas dalawang 0. So 4,700 picofarad. And then ito guys yung blue, 472, ayan, 47 na naman, 4,700 picofarad. Ayan guys, ganun ang mag-check ng value ng mga non-polarized na kapasitor. Dito kasi sa polarized guys, nakalagay na dito na microfarad na yung naka-specific kung ilan value. At saka dito guys, meron dalawang value pala dito na makikita kayo sa polarized, no? Yun yung capacity ng ano, na volts na pwedeng yung kaya niyang i-apply, yung pwedeng may apply sa kanya. Halimbawa ito, hanggang 160 volts lang guys ang kaya niyang yung range lang ng voltage na pwede niyang i-handle. And then yung value niya guys, ito 470 microfarad. So mag-check na nga tayo guys, paano ba i-check ito kung good ba ang isang capacitor, kung open, short o kaya leaky. So kapag ka mababa yung value nito, dito sa tester, dito tayo sa ohm range tayo. Kapag ka mababa yung value dito, gamitan mo ng mataas na range, it's either 10k o kaya 1k. Basta okay, ito guys ay 470 picofarad. So mababa yun guys. So gamitan natin ng 100. Tingnan natin. So kita nyo guys, gumalaw yung tester natin. Tapos balik ta rin mulit guys. Yan. Baliktarin na naman. Yan. Bakit bumabalik guys? Dahil pagka tinest natin na ganito, nadi-discharge. Tapos pag ganyan na naman natin, nagcha-charge, nagdi-discharge na naman. Yan. Kasi nga it acts like a battery. Yeah, ganun ang function ng capacitor guys. So ganito mag-check ng capacitor. Yan, pag hindi na gumalaw dito, baliktarin mo. Yan. So ang judgment ko dito guys ay okay ito. Good ito. Good.
Ito naman guys ay 22 microfarad. So masyadong mataas na yun. So pwede tayong pumunta dito sa 100k. Oh, hindi natin masyadong makita yung movement. 1k. Yun, gumagalaw. 10k. Yeah, so good pa rin ito guys. Ito naman ay 100 picofarad. Yun, gumagalaw. Okay, so ganun lang guys ang mag-check ng capacitor guys na. Yun, gumagalaw. So good ito. Ito naman ay 472. So 4,700 pico farad. Yan, konting galaw lang guys. Wala nang itataas pa yung range natin. Yan, next. Yan, 4,700 na naman. Konti lang yung galaw. So yung mga ceramics natin guys ay okay. Good lot sila. Ito, ceramics din ito. Tapos ito guys, capacitor din ito na ceramic. Sa maliit. Masyadong maliit. Yan. Next naman guys, i-check natin yung polarize. Ito, electrolytic. Yung mga electrolytic guys. Okay, same thing. Babaliktarin lang din natin yung katulad din ng naunang pagtitest. Okay. Ito na guys, meron ng polarize ito. So, yung unit, yung capacitance niya guys ay 100 microfarad. So dito tayo sa pwede na dito sa 10 times o kaya 100 times. So try natin. Okay, good. Bumalik. Okay, good. Yan. Good guys, ito. Next. Good. Okay, good. Unit niya guys ay ayang capacity niya, yung range niya, voltage capacity ay 450 volts, 68 microfarad. Yan. Good yun. 470 guys, masyadong mataas na ito dito tayo sa times 10. Okay, good. Mababa guys, dito tayo sa 100 times 100. Okay, good. Forty-seven microfarad. Okay, ito guys, may konting leak. Taasan natin para makita natin. Ayan guys, hindi siya bumabalik dun sa zero position. Balik ta rin. Okay, nag-stay lang dun sa 200. So, ito ay leaky. Leaky ito guys. NGN. Leaky. Okay guys, mabagal naman ito. So, ito ay leaky pa rin. Tapos ayaw nang gumalaw dito sa baliktad. So opposite niya, so ibig sabihin, ayan gumagalaw. So ibig sabihin guys, ito ay sira na rin. Leaky din ito. Leaky. Next.
Ito naman guys, konting leaky dito sa other side. Hindi, okay. Okay pala ito guys. Okay ito. So ito guys, okay. Okay. Ito naman ay 470 microfarad times 100. So ito guys, walang connection. Hindi gumagalaw ang pointer natin. So ibig sabihin, ito ay open. So ito guys, open. Sira. So ito guys, hindi na gumagalaw, steady lang. Itasan natin yung range. Yan. So nasa nag-steady dun sa 200 guys. Ito naman guys, nag-steady dun sa 30. Ayan. So ibig sabihin ito guys ay short. Short. Next, 470 microfarad din. Medyo mataas yun guys. Ibaba natin yung range natin. So gumagalaw guys, mahina, tapos mabagal. And guys, mahina yung balik niya. Tapos hindi siya pumupunta doon sa zero position. So ibig sabihin leaky. Leaky din ito. Okay, ito naman guys ay okay. 22 microfarad, okay siya. Bumabalik. Ito naman guys ay 1000 microfarad. 1000, mataas. So times 10, okay, times 1 tayo. Ito guys ay hindi gumagalaw, open. Open ito. Yung capacitance nito guys ay 1000 microfarad times 10, gagalaw na dapat 'yan kaso hindi gumagalaw guys. Yan, ibig sabihin open, open siya. Next. Ito naman guys ay 100 microfarad times 10 o kaya 100, gagalaw na dapat yan. Okay, hindi gumagalaw guys. Baliktaran, hindi gumagalaw. So, ito ay open din. So, that's it. Ganyan ang mag-check ng capacitor guys. Kung nakatulong sa inyo, huwag kalimutan mag-like and subscribe. At maraming salamat sa panonood.